Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Lahat tayo ay minsan ang nag-alaga ng hayop. Ang iba sa atin ay parang tao kung itrato ang ating mga pets. Para nang ang parte ng ating pamilya ang mga alaga nating hayop. Pero lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan at ang pagmamahal natin sa ating mga pets ay may katapusan. Ito ang punto sa ating buhay na kailangan na nating mamaalam sa isa't isa. Kaya naman sa video na to, mapapanood mo ang mga makaantig damdamin, nakakaiyak at inspirational stories na siguradong dudurog sa iyong puso. Simulan natin ang kwentuhan sa lalaking namataya ng pusa. May kita sa video ang pag-iyak ng pet owner dahil sa pusa na wala ng buhay. Agad silang sumakay ng sasakyan upang dalhin sa veterinaryo ang pusa. Pagdating sa veterinaryo, agad na sinuri ng doktor ang pusa. Dito nila nakumpirma na patay na nga ang pusa at wala na silang magagawa para iligtas ang kanyang buhay. Dahil dyan, lumabas na lang ng klinik ang lalaki at inuwi ang bangkay ng kanyang pinakamamahal na pusa. Hanggang sa huli, hindi niya matanggap na namatay na ang kanyang pet. Sino mag-aakala na ganito pala kasakit ang mamatayan ng alagang pusa? Ito rin siguro ang naramdaman ng batang to matapos niyang malaman na wala ng buhay ang kanyang alagang pusa. Para sa next video, matutunghayan niyo ang pagmamahal ng sikat na vlogger na si Tony Fowler sa kanyang namayapang aso. Sumikat si Tony Fowler dahil sa kanyang matapang na imahe at ngayon, mapapanood mo siya sa teleserye na Batang Quiapo. Noong January 2020, ibinahagi ni Tony Fowler ang kanyang matinding pinagdaanan. Yan ay nang maranasan niyang dalhin sa veterinaryo ang kanyang aso na si Bugnot dahil palagi itong matamlay at palagi nagtatae. Ang aso na si Bugnot ay ang pinakauna niyang alagang aso. Ayon sa mga doktor, nagpositibo sa sakit na distemper ang kanyang aso. Hawa si Baby Bear at saka si Bugnot. Isang virus, ang tawag doon distemper. Isang nagtatae. Ang sakit na distemper ay isang delikadong virus na pwedeng ikamatay ng aso. Pinagpatuloy ni Tony Fowler ang medikasyon sa kanyang aso hanggang sa makauwi ito galing sa ospital. Nakadextrose pa nga ito at todo alaga ang lahat. Ngunit nang sumapit ang madaling araw, nagpanik ang lahat dahil nakitang hindi na gumagalaw ang aso na si Bugnot. Kahit ilang beses nila itong yugyugin, hindi nagre-response ang aso. Isigisig ko, baby ko! Baby ko, isig ko! Isig ko! Sinubukan pa nila itong i-CPR para tulungan makahinga si Bugnot. Kahit anong subok nila ay mukhang wala na talagang pag-asa na mabuhay ang aso. Sa huli, tuluyan na nga sumuko ang aso at binawian na ito ng buhay. Kitang-kita ang paghihinagpis ni Tony Fowler sa kanyang namayapang aso. Sobrang mahal. Mahal na mahal. Sobrang mahal. Ayon kay Tony, parang na ring anak ang trato niya kay Bugnot. Nang natanggap na ni Tony na wala na nga ang kanyang aso, nilagay niya ito sa cooler para dalhin sa huling hantungan. Mabuti na lang at marami siyang picture at video habang nabubuhay pa si Bugnot dahil ito ang magsisilbing alaala niya na minsan ay meron siyang minahal na aso na higit pa sa anak ang turing niya. Sa paghahanap ko ng makabagbag damdaming istorya, nakita ko ang pinakamagarang kabaong para sa patay na hayop. Nangyari ito sa probinsya ng Leyte kung saan makikita ang mga tao na hinihintay ilabas ng bahay ang kabaong. Hindi ito isang simpleng pahikilibing dahil ang laman ng kabaong ay isang patay na aso. Ang namayapang aso sa video ay may pangalang Dading Ryan. 7 taong gulang ito nang mamatay. Binigyan ito ng pangmayaman na kabaong dahil sobrang pagmamahal ng kanyang amo kahit na ito ay isa lamang hamak na aso. Ayon sa may-ari kay Dading, para daw siyang namatayan ng kapamilya. Isinakay pa nga ito sa Magarbo at hinihilang karo ng patay.
Saka ito dinala sa huling himlayan. Hanggang sa paglibing, todo asikaso pa rin ang mga tao. Ilang araw din itong pinaglamayan, pinagluksaan at iniyakan ng kanyang amo. Sa huli, matiwasay na naipasok sa nicho ang kabaong ng aso. Rest in peace, Dading Ryan. Sa mga bansa na may populasyon ng Muslim, ginaganap ang taunang kurbani. Ito ang panahon kung saan sinasakripisyo ng mga tao ang kanilang alagang hayop para sa kanilang pananampalataya kay Allah. Libo-libong kambing ang pinapaslang tuwing okasyon ng kurbani. Kahit isa itong sagradong okasyon, hindi pa rin maiiwasan ng iba ang maging emosyonal. Alam kasi nila na kapag isinakripisyo ang kanilang alagang kambing, ito na ang katapusan para sa kanilang pinakamamahal na alagang hayop. Marami sa kanila ang napapaiyak sa sobrang lungkot. Ang iba namang bata ay handang may pag-away para lang protektahan ang kanilang pets. Gaya ng bata na to na gagawin ang lahat, huwag lang kunin sa kanya ang alaga nitong kambing. Ang mga bata ang pinaka-apektado dahil sila ang pinaka-naging malapit sa kanilang alagang hayop. Kahit sobrang sakit panuurin ang kanilang paghihinagpis, ang pagsasakripisyo ng hayop ay mahalagang parte sa relihiyon ng Islam. Dito naman sa next video, matutunghayan mo ang pagmamahal ng kabayo sa kanyang amo na malapit nang pumanaw sa sakit na cancer. 16 na taon na ang lumipas simula ng ampunin ni Lisa Beach ang kabayo na si Jake. Simula din noon, naging matalik silang magkaibigan. Pero noong year 2015, nalaman ni Lisa na meron siyang cancer na kumalat na sa kanyang buong katawan. Ayon sa mga doktor, critical na ang kondisyon ni Lisa kaya kailangan na niyang manatili sa ospital. Sa tulong ng anak ni Lisa na si Amanda, nakahanap sila ng paraan para muling magkita ang dalawang magkaibigan. Ayon kay Amanda, naniniwala silang alam ng kabayo na ito na ang huling beses na makikita niyang buhay ang tao na nag-alaga sa kanya ng maraming taon. Her face just lit up with so much joy and so much excitement. His ears immediately went forward when he heard her talk. Sinulat ni Amanda sa kanyang Facebook page na kahit hindi kayang pahabain ng kabayo ang buhay ng kanyang ina, kaya naman itong pasiyahin ang kanyang nanay. Pagkalipas ng isang linggo, tuluyan ang binawian ng buhay si Lisa. Isa ito sa mga masasayang alaala na babaunin ni Lisa hanggang sa kabilang buhay. Para sa last nating video, matutunghayan nyo ang pamamaalam ng matandang pasyente sa kabayo na 20 taon niyang inalagaan. Nangyari ito sa North Devon Hospice noong September 2017. Ang pasyente sa video ay si Patrick Saunders at ayon sa mga doktor, malapit na raw itong bawian ng buhay. Dahil dyan, minabuting pagbigyan ang huling kahilingan ni Patrick Saunders. Yan ay ang muli nitong makita ang pinakamamahal niyang kabayo. Pinangalanan niya ang kabayo bilang si Victor, sunod sa pangalan ng kanyang yumaong ama. Ayon sa anak ni Patrick na si Jane Hayes, pinilit niyang gawa ng paraan na muling magkita ang dalawang magkaibigan dahil alam niya na magiging masaya ang kanyang tatay. Pagkalipas ng 3 araw simula na makita ni Patrick ang kanyang kabayo, tuluyan na nga itong binawian ng buhay. Sobrang nakakalungkot ang mamatayan ng mahal sa buhay, lalo na kung ang namatay ay ang siyang nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Sana ay magsilbi itong leksyon na habang buhay pa ang ating mga alagang hayop, mahalin natin sila at bigyan ng sapat na atensyon. Dahil balang araw, darating at darating ang panahon na kukunin na sila ng Panginoon. Kung ikaw ba ang tatanungin, naniniwala ka ba na umaakyat din sa langit ang kaluluwa ng mga hayop? I-comment mo na yan sa baba ng video para mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Mista Fan, Akihiro Yumol. Hello rin kay Christian Artus Sanchez. What's up kina Mark Anthony at Andrea Nicole Ormokin. Shoutout kay John Axel Licoy at kay Maria Rosa Santo. Shoutout din kay Thirdy at Gab na palaging nanonood ng FTP channel. Happy birthday, Gab! Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video.
Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!